Ika-12 ng Setyembre, Sabado, sa 23rd linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno at ang masamang puno na may hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan, ni makakaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso. Ang masama na may naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig. Bakit pa niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Pero hindi niyo naman tinutupad ang aking sinasabi. Ilalarawan ko sa inyo ang lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. May isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at sa batuhan inilagay ang mga pundasyon. Pagdating ng baha, hinampas ng agos ang bahay na iyon. Pero wala itong lakas para yinigin iyon dahil mabuti ang pagkakatatag niyon. At kung may nakaririnig ngunit di naman nagsasagawa, matutulad siya sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na wala namang pundasyon. Hinampas ito ng agos at kaagad bumagsak. Anong laki ng pagwasak ng bahay na iyon? Ang mabuting balita ng Panginoon. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Hindi lamang ito isang kasabihan, isa rin itong malinaw na katotohanan sa ating buhay. Makikilala natin ang pagiging mabuti ng isang tao hindi dahil sa kanyang pangalan o maging sa pamilyang pinagmulan niya. Napatutunayan natin ang tunay na pagiging mabuti sa mga mabubuting salita at gawa natin. Kailangan ang pagsasalimbayan ng salita at gawa. Ang nagsasalita ng mabuti subalit gumagawa naman ng masama ay lalabas sa isang mapagpaimbabaw. Sawa na tayo sa mga taong mahusay magsalita sa panahong nangangako sila, ngunit hindi naman sinasalamin ng kanilang mga gawa ang kanilang matatamis na salita. Batid ng Diyos ang tunay na nilalaman ng ating puso. Hindi natin maitatago ang masasamang layunin natin sa paggamit ng magagandang salita. Maaari rin naman mangyari na itinatago natin ang ating masamang layunin sa likod ng magagandang ginagawa natin. Kung mabuti ang hangarin, dapat maging mabuti rin ang ating mga gawain. Pagsasagawa. Patunayan mo ang iyong mga sinasabi sa iyong mga iginagawi. Patotohanan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Dito lamang tunay na magiging kalugod-lugod sa Diyos ang iyong pagiging anak niya.